Hello guys! Good morning! Dito naman kami ngayon sa park, pero ibang lugar naman ito. So ipapakita ko sa inyo ang kapaligiran. It's Saturday today and it's 9 o'clock in the morning. Maaga kaming gumising kasi sobrang lamig sa loob ng bahay. Kaya gusto kong magpa-araw dito sa park. Gaya ng dati, tabi pa rin ito ng karagatan. Pero kakaiba naman dito ngayon. Ayan guys, papasok ako sa ilalim ng mga puno na ito. Ayan. Lalakad-lakad ako papunta doon kay partner ko, Rex. Ang ganda naman ng puno na ito. Talagang dinisign siya. And may mga upuan siya dito sa magkakabilang side. Ayan, left and right. May parking. And ito, mayroon dito sa kabilang side, mayroong recreation center. Ayan, may bike. Pwede mag-hire ng mag-rent ng bike. Try ko mamaya mag-bike. And then meron dito. Mamaya mag-exercise din ako dyan. And may mga kababayan nagbabasketball sa banda doon. Ayan. Kagandahan lang dito. Kaliwat kanan ng parking lot. Ayan. So, ililibot ko muna kayo. Ipapasyal ko muna kayo dito sa lugar na ito. Although, cornets pa rin po ito. Kaya lang, sa kahabaan po kasi nito, sa kahabaan po kasi ng cornets talagang hindi pa namin napupuntahan o natatambayan yung ibang lugar. Kasi sa sobrang lawak at haba nito. Kasi inaabot na ito ng hanggang damam. Kubar hanggang damam. So, siguro ilang panahon pa o ilang buwan pa bago ko makompleto ang may video ang lahat ng sulok ng cornets na ito. Sobrang ganda po naman talaga. Ginagawa dito ang mataas na building. Matagal itong ginagawa at malapit na siyang matapos. Ayan siya. Hindi pa rin siya matapos-tapos. Hindi ko na alam po saan si partner ko, Rex. Pero ang ganda po ng panahon ngayon, hindi masyadong malamig. Ayan, marami naglalakad doon sa kabilang side. Nakakatuwa naman ito, mga puno na ito. Ang dami niya mga bunga, kaya lang hindi siya nakakain. Ayan, para lang siyang mga parang aratilis atin. Ayan. Ay, nakikita ko na si partner ko, Rex. Ayun siya sa banda doon. Ayan guys, so, ang ganda ng paligid. Ito yung aming sasakyan. Solo pa lang dito sa kabilang side na ito. Pero dito sa banda rito, marami na nakapark. Ayan. Ayan. Gusto ko ang sikat, ang init ng araw. Kasi kahapon, hindi ako sumama kay partner Oryx at pamingwit niya kasi medyo wala ako sa mood. Ayan. Sinapagod ako sa pagtahi. Ayan. Ilan-ilan lang yun nandito dahil Saturday ngayon. Yung iba may mga paso. Ayan guys. Papakita ko sa inyo ang paligid. Recreational center. Pwede kang mag-exercise doon. Ayan. Mamaya pupunta ako doon. So, ito yung pinasok ko ng mga punong kahoy. Ayan. Ang gandang mag-date dito. Ayan. May mga kabayan doon na
picture taking. Kaya may mga upuan. Ang ganda niyang tingnan. Ayan guys. Ayan guys, yung mga punong aking pinasok kanina. Maiksi lang siya, pero ang ganda niyang tingnan kapag nasa loob. Parang relax na relax yung pakiramdam. Ayan guys. Nakita naman akong pusa. Dahil kahit saan ako magpunta, handa yung pusa. Hindi ko pa nga napapa-upload kay Partner Corex yung mga pusa na na-video ko noon. Ang tawag ko sa kanila ay mga ulilang pusa dito sa park. Kasi nga, gaya ng sinabi ko, iniiwan sila dito kapag magbabakasyon ng mga amo. And then, babalikan nila, hanapin na lang nila kapag bumalik sila dito sa Alcobar. Kasi walang mag-aalaga sa kanilang bahay kapag aalis sila. Duty na tumataas ang araw. Ayan, ililibutin ko ito. At nakikita ko si Partner Corex sa banda doon. Ayan, may mga pusa sa kanyang lugar. Ayan. Kitang-kita ko na yung kanyang mga pamirin. Papakura na naman niya ito. Ayan guys. Siguro pag nakatatlong ikot ako dito sa lugar na ito eh, sakto na sa exercise ko sa aking katawan. Para mabanat-banat naman yung aking mga ugat-ugat sa bilang. Kasi kailangan din natin ng exercise talaga kahit hindi man araw-araw. At least kapag weekend, nagagawa namin ito. Ang dami talagang pusa. Ayun o. Pang-apat na pusa na ito nakikita ko kasi nag-aabang sila ng mga kain. Nakakawawa din naman. Mag-isa lang si Partner Corex dito ngayon namimingwit. Kaya solong-solo niya. Ayan. Papakura na niya ito. Pero sigurado ako maya-maya lang. Marami nang darating ng mga mahilig mga yan si Partner Corex. Hello, Partner Corex. Pinapakuran mo na naman yan na. Talaga ito si Bruno Mars. Marami akong tawag dito sa aking asawa na ito. Ang asawa kong manging isda. May huli wala, galit daw ako. Oh, ayan si Bruno Mars. Oh, malakas daw ang agos. Tahimik ang dagat, ayan. May tatlo na siyang naka-dito. And, ganda naman ang upo. Dapat may upuan pala dati dito, ano. Buti pa sila doon may upuan. Galing naman, no. Andito lang sila, pero may mga upuan. Pero dito sa lugar namin, wala. Hello, Muning! Sana iniwan ka na naman ang amo mo, ano? Kawawa naman siya. Naghanap siya ng kanyang amo. Hello, Muning! No. Magagalit sa isi Partner Corex. Iniihian niya. Nag-ihanap siya ng pagkain. Wawa naman si Muning. Ang cute mo pa naman. Ang ganda ng iyong mga mata. Dilaw na dilaw. Hello, Muning!
Asan ang iyong amo? Iniwan ka na naman ng iyong amo. Oh, sarap naman ang pwesto mo, ha? Gagalit sa'yo si partner ko, Rex. Ayan, inangat-ngat mo na ang kanyang pamingwit. Malusog siya. O, dalawa na. Ah, tatlo. Hindi lang isa, kundi dalawa. Ayan. Tatlo pa. Ayan. Sikit naman ang isa na yan. Ayan, meron na dito ibang lahi na dumating. Ayan, mamimingwit din sila. Ayan, may upuan dito. Ang maganda sa lugar na ito, guys, pwede kang mamingwit o maglakad. And at the same time, pwede kang mag-exercise sa banda doon. Kasi na kuya, kampante lang dito. Talagang mga libangan lang talaga. Ayan, may tatlo pang kabayan dito. Ayan. Mga walang pasok siguro sina kuya pag Saturday. Kaya nakakapag libang-libang sila. Ayan. Ililibot ko kayo guys dito sa recreation house. Magano ko exercise. Hi! Yan, may dalawang kabayan din yung asawa. Hello, kuya! Yeah, pwede ko ba kayo makuha? Sa YouTube namin. Ayan o, taga saan po kayo sa atin? Saan po kayo sa Pinas? Taga saan? Pampanga. Subscribe na kayo sa aming channel. Ayan sina kuya, taga Pampanga daw sila. Shoutout sa mga taga Pampanga. Sa Laguna kami, sa Binyan. Ayan. Yeah, welcome daw sa Alcobar. Ayan. Thank you, kuya, ate. Mga taga Pampanga pala sina kuya at ate, mga Salvador family. Shout out po sa mga Salvador, sa mga Salvador family sa Pampanga. Pinapa-shout out ni na ate. Ayan guys, nakikita ninyo meron dito mga nag-exercise ng mga kabayan. Ayan sila. And may mga kababayan ng babasket. Ang ganda ng paligid. Dinidevelop dito sa banda rito, kaya sarado. Pero pwede naman maglakad-lakad din. Guys, sabi ko kay mister ko, kay partner ko, dito kayo magpunta kasi namimiss ko yung lugar na ito. Although may video kami nung mga nakaraang taon dito, kaya lang malakas ang hangin noon, kaya tsaka magalaw. Kaya ayan si na kuya, mga nagbibideo. Ayan sila. Mamaya uupo ako dyan para exercise din. Masaya kasi sa lugar na ito kasi dito, nandito talaga mga kababayan. Tambayan ito ng mga kababayan. Kaya halos nakikita ko mga kababayan. Ayan, may bikers. Ayan,
nagbabasketball sila. Mamaya, maglalakad ako hanggang doon. Malapit-lapit pa naman kay partner Lorex. Ayan guys, nagbabasketball sila. Exercise din habang may time. May mga kalaro silang ano din, ibang lahi. Ito yung paborito talagang tambayan nila kasi may mga upuan dito. Sa same time, katabi lang ng recreational. Ganda ng pwesto nila. Wala sa kabila din, sa third fingers, meron din mga ganito. Kaya lang, ibang lahi naman yung mga tumatambay doon. Kanya-kanya din sila ng tambayan talaga. Dito mga Pilipino talaga, karamihan nandito nakikita ko. So, ayan. Malaking tulong ito sa mga kagaya namin. Hello, kuya! Sakay sa atin! Kalokan? Pwede bang kasama ka sa ano? Vloggers ako. Maris Corex Channel? Corex Channel. Oh, sige. Oh, baka ano? Oh, YouTube. I-upload namin ito pag, siguro next Tuesday. Ayan. Shout out sa mga taga-Kaloocan. Taga-Kaloocan pala si Kuya. Hello, Kuya! Mga bikers. Saka kuya sa atin. Cotabato. Shout out sa mga taga Cotabato. Ang dami kong namit ng mga ano, mga taga Pampangayon doon. Maris Corex Channel. Maris Corex Channel. Oo. Subscribe na kayo kay Maris Corex Channel. Ayun si partner Corex doon, namimingwit. Oops. Oops. You mabigat. Yeah. Oops. Oops. Hello, kuya. Kuya, kabayan? Yeah. Ito. exercise din. Masakit pala sa kamay ito. Saka sa atin sa ano? Saka sa Pilipinas. Masakit pala sa braso ito. Ano na, camera ko doon. Vlogger yan. Ay, masakit pala saan ito, pangalay. Wala yung aking partner na si Corex. Kasi may mga kasama siyang namimigay doon lang sa grupo, kaya hindi niya maiwanan. So ako lang mag-isa dito. Okay lang. Next week, babalik pala uli kami dito. Kasi gusto ko din sa lugar na ito. Kasi maraming paglilibangan. Maka isang oras ako nang magamit ko itong mga ano bang tawag dito? Mga pang exercise na ito. Okay na. Ayan. Nagpapawisan na ako. Hindi masyadong mahang. Pero okay lang.
importante mapagpawisan ako. Tanghali na. 10 o'clock na din. Doon naman ako sa kabila. Tumutulo na pawis ko, guys. Ayan. Tapos na ako sa aking exercise. So, naglakad-lakad ulit ako. Hindi ako babalik sa first one ni partner ko kasi mainit. Walang kapuno-puno doon. Pwede pagkanlungan. Maliban dyan sa pinasukan ko ng mga puno ng Thailand. Hindi na ako mag-rent ng bike kasi mainit na. Marami akong bit-bit. Daming bike na pwedeng rentahan dito. May mga flowers pa. Sell naman ang mga bike dito. Ayan o. No? Ano ito, 50 reals for 1 hour, 100 reals for 2 hours. May mga bulaklak pang mga bawat bike dito. Pili-pili, may pambata, may pang matanda, pang family. Ayun yung mga pang family nila. Ito pala guys, kapag pala natapos itong construction na ito, ito ang mangyayari. Pakita niyo sa picture na ito. Ayan, dito ako ngayon sa... Nakikita niyo yung picture na yan. Tabing dagat na yan. Dito ako ngayon. So, ayan pala. Ganyan pala kapag nayari ito. So, sarado sa isang road. Ayan, tatayuan siya ng mga restaurant. Iba-ibang class. So, ayan. Kung ano yung nakikita nyo sa picture na ito, ayan, ito yung nilalakad ko ngayon. Kahabaan ng cornice. Ang ganda. Ayan na. Sana maubutan pa namin ito ni partner ko bago kami mag-exit. So, ayan yung nasa picture, guys. So, dinidibibot nga ito. Ayan, sarado siya. Kaya lang parang after 10 years pa yata ito bago matapos. Ayan, parang style bar ko. Ayan, parang ang ganda ko dito. Ang ganda pag nayari. Style bar ko siya, parang cruise ship. Pero, ito sarado. Maglaki. Ganda. Ayun, partner ko rin. Dulo doon, yung pa-carb na yan. Andito naman ako sa kabilang side na pa-carb din ito. Siguro mga medyo 1 kilometer itong lalakarin ko mula dito. Papunta kay partner ko rin. Nagkaktak na pawis ko. Balik na ako dyan. Balik na ako kay partner ko, Rex. Ayaw ko lang dito sa dulo na ito. Walang kapuno-puno. Malayo sa parking. Pero malalim din ang tubig dito. Sabi ni partner ko, Rex, marami daw magandang huli dito, mami. May huli ka na? Bukya pala. Doon ay puro alimasa, guys. Pinakabayan. Ang alimasag kanilang na. Oh, yung mga Saudi na minig na rin, no? Gumagaya na sila sa mga inay na namin.
unti-unti na silang nakikita. Medyo ilalayo ko ito ng konti itong camera. Magalit. Ayan o. Parang nag-i-enjoy siya kapag hagit ng pamilya. Maliit lang yung kanyang pamilya. Dinaig pa niya ako. Talaga nag-hagit siya. Andun pa rin si na kuya o. Oh. May mga nahuli silang ano, alimasan doon. Dali. Babalik na ako guys dito sa lilim ng mga puno na ito na pinasok ko kanina. Kasi mainit. Tarik na ang araw, alas 12 na. Medyo malayo lang yung parking dito sa Binggitan. Kasi doon sa lugar ni partner ko is malalim yung tubig. Kaya doon siya pumunta. Ay, dito ko lang hintayin si partner correct para kasi masarap ang pagtambay dito sa ilalim ng mga puno nito. 1 o'clock na guys. Dito ko lang hintayin si partner correct. Nalilibang pa siya sa pamilya.